two questions lang po. Ma'am, yung isa is, sa composition, ma'am, ng Committee on Women, yes. Nakikita nyo ba na makukuha o hindi yung kailangang 8 signatures para ma-overturn o ma-reverse yung pag-contempt and pagpapares ninyo kay Pastor Kiboloy? Well, malalaman natin for sure finally bukas, kasi bukas pa po yung ikapitong araw na meron yung kasama ko sa committee para makabuo ng majority. Ang masasabi ko lang for sure ay ngayon, 6 days after nung manifestation ng objection, 4 pa rin lang sila. So kalahati pa lamang sa kailangang bilang. Follow up lang, ma'am, dyan sa question number 1. So ma'am, hindi nyo kinakausap yung ibang members ng committee? Gaya ng nabanggit ko dati, yung ating parang ambush interview pagkatapos ng huling hearing, syempre araw-araw nagkikita kami, halos maghapon, nagbabump into each other at napag-uusapan ng iba't ibang bagay, pati yung aming mga trabaho. So syempre, alam kasi nila yung mga development sa komite, and of course, kinakausap ko silang malaya kung bakit sinight ko in contempt si Kiboloy at kung bakit umaasa akong mananatiling standing ito alang-alang sa mga victim survivors. So, meaning confident kayo na hindi ma-reverse yung inyong ruling? Umaasa ako na bukas, lahat o kung hindi man lahat, karamihan ng mga kasama ko sa komite ay maninindigan kasama ng mga victim survivors. At ayon na ayon sa rules of the Senate at sa mandato at kapangyarihan ng Senado. And then, ma'am, sabi niyo po kanina, titingnan lang ninyo yung properties ni Pastor Kiboloy as the need arises, or depende po kung lalabas yun sa hearing ninyo. But eventually, ma'am, you'll make a recommendation. Kung hindi man po ma-bring up yung mga properties niya, would you recommend or would you urge the Department of Justice this early na tingnan na rin po, o Department of Justice or Anti-Money Laundering Council, na tingnan yung possible angle nga nung money laundering po sa ni Pastor Kiboloy at ng kanyang ng KOJC. Halos sigurado akong may findings kaming maisasama tungkol dun sa money laundering aspect, dahil nga iimbitahin namin ang Anti-Money Laundering Council sa susunod na pagdinig. Kung magre-recommenda rin kami na mas tignan pa ng relevant agencies ng executive yung kabuuan ng pagmamay-ari ni Kiboloy, posibleng pumasok iyon. Depende sa kung ano ang lumabas, paano tumakbo yung mga susunod pang pagdinig. Nare-reinforce ba ng kagustuhan na tingnan ito yung money laundering aspect nung pag-assign kay President Duterte na anong tawag doon? Administrator ng kanyang properties? Posible. Titimbangin namin yon. Pero sigurado ang masasabi ko sa ngayon na siya ay inappoint na administrator, lumalabas talagang magkasosyo sila sa pagmamay-ari kung hindi man sa pagnenegosyo. Kasi hindi naman siguro ia-appoint ni Kiboloy bilang administrator ng kanyang hindi kakaunting pagmamay-ari ang isang taong walang-walang kinalaman sa mga pagmamay-aring yon. Sabihin, malaki talaga yung properties niya, ma'am, for him to appoint a former president as administrator ng property? Posible. Maraming sabi-sabi sa dami at laki ng mga pagmamay-ari niya. Siguradong hindi siya mahirap katulad ng maraming biniktima na niya. Thank you, ma'am. Next and last po natin si Ma'am Gonzalez. Mayroon daw pong habol na tanong lang po siya. Ako na lang. Okay lang ba? Ayun. Sorry, ma'am. Question lang. Diba, parang tomorrow yung deadline if marireverse yung contempt order. What if, of course, hindi sila maging successful, like hindi ma-meet yung 8. So what's going to happen? Can you walk us through? Kasi diba, parang what if like Pastor Apollo Kiboloy still won't show up? Mm-hmm. So, yeah. So, yung bukas ay hindi naman deadline, pero siya po yung palugit na ibinibigay talaga sa kahit sino mga miyembro ng komite na gustong mag-object sa isang ruling ng chair. In this case, yung ruling ko citing Kiboloy in contempt. So, ayon sa rules namin, obligado akong bigyan sila ng 7 araw para makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite. Kung hindi man nila magawa yon by tomorrow, so, standing nga po yung aking citing
in contempt kay Kiboloy at ipa-follow up ko na po si SP na ipa-aresto na siya para paharapin siya sa komite dito sa Senado. Follow up, last na hearing na po ba ng komite yung mangyayari? I'm not sure exactly, pero for sure kapag humarap na si Kiboloy, malamang yan na yung last or isa sa mga last. Kasi siya lang naman ang hinihintay mula pa sa simula eh. Hard to get siya. Okay. Ma'am, sorry, ibang issue na po ito. Ako. Okay lang po. Okay, ma'am, Okay ma'am, ito hindi pa natatanong sigurado. kasi may suggestion. May suggestion kasi yung mga ibang senador ma'am na para makadaluto si Kiboloy, baka nagawa naman daw ng pandemic yung mga virtual hearing, online hearing, baka open pa daw po ba kayo doon sa kasakali sa ganun. Of course, hindi na pandemic ngayon, pero magpakita muna si Kiboloy ng intensyon, i-honor yung subpoena ng komite ng Senado bago siya humingi ng kung anong ibang mode ng pagharap. Magpakita muna siya ng intensyon. Hindi kayo muna open. Kailangan dumalo talaga muna siya. Yun po ang laman ng dalawang imbitasyon. Yan po ang laman ng subpoena. In fact, yung lengguwahe ng subpoena ay to the effect na on pain of whatever, fail not to appear. At lalong kapag pinahabot pa niya sa kailangan pa siyang arestuhin para lang humarap sa hearing, ayun, wala na talaga siyang option humingi ng kahit ano. Pero kung may balak siyang humingi pa ng ibang mode ng pagharap, first things first, sabihin muna niya na balak niyang i-honor yung subpoena. At meron po tayong president, ano po, just to think ahead, one step ahead. Nung pagdinig po tungkol sa Teves, yung krimen ng pagpatay kay dating gobernador ng Negros Oriental, hindi po pinayagan si Rep. Teves na mag-virtual. Kasi pag magsinungaling siya o sumagot siya evasively or umiwas siyang sumagot, pag-virtual, paano ang remedy? So, kumbaga, siguro nakita ng komite na dumidinig noon tungkol sa kaso ni Teves na mababawasan, hihina ang kapangyarihan ng Senado kung papayagan nilang mag-appear yung isang pinaka-importanting resource person nila na virtual lamang. So baka ito yung maging president ko rin. Thank you, ma'am. Tsaka ano naman, being the appointed son of God, omnipresent at omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Okay, sige si ma'am na po. Ma'am, ano lang po, yung pong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na parang mas nagiging matindi na po yung girian. Ma'am, meron po mga nagpo-push na baka time na po to discuss ulit yung ROTC bill. Do you agree also? Actually, sineschedule na nga yata for interpellation. So, naghahanda kaming maigi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para mag-argue laban doon. Tingin ko habang umiinit sa West Philippine Sea, ang pinakatamang course of action namin bilang Senado ay ipagpatuloy at judiciously dagdagan ang suporta sa military modernization, lalo na sa Philippine Navy at pagsasaayos ng iba't iba pang aspeto ng national defense. At hindi po gawing excuse yan, ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC. Kahit sa mga mamamayan natin na hindi naman yon ang paraan nila para magsilbi kay inang bayan. Ma'am, follow up lang po. Kung hindi po gagawin itong ROTC bill, saan po pwede kuhain yung mga reservists na ngayon daw po kasi nagkukulang dahil voluntary system lang siya? Thank you po. Well, willing ako na mag-konsulta pa rin sa mga eksperto tungkol dyan. Paano palusugin yung ating reserve force. Dahil ang reserve naman ay hindi rin conscripted eh. Sila ay mga kusang nagvo-volunteer. In fact, yung mga matataas na rango, colonel, general, pataas, ay dumadaan nga sa commission on appointment. So sila ay mga volunteer. At palagay ko, mas maigi para sa ating national defense, territorial integrity, at national sovereignty kahit sa West Philippine Sea, lalo na sa bisa ng bagong pasa naming
Maritime Zones Law ang kahit mas maliit pero mas mahusay, mas mabisang armed forces kesa malaki pero dahil marami doon ay pinilit lamang, maluwag lamang na armed forces na may malaking bahagi na mandatory lamang ang pagsilbi. Good morning po. Last press con po ni SP, ay Chacha naman po. Last press con po ni SP, sabi niya it's a big challenge na makuha yung 18 votes. And isa, since isa po kayo sa mga nag-know, did he try to convince you? Tsaka pangalawa po, meron na po bang parang ibang, or info na merong ibang senators na mag-know? Tama po yon yung informasyon na iyon. Batay sa sense namin sa minority, na hindi lamang kaming dalawa ang mag-know sa Chacha, kahit yung resolution of both houses 6 dito sa Senado. Mula sa halos simula ng pag-uusap namin ni SP, alam na nila na no talaga ang posisyon ko kahit sa sinasabing economic only provisions amendments na nakapaloob sa RBH 6. Tingin ko tama yung sense nila na hindi sila makakabo. Hindi talaga accurate yung unang sinabi nilang confident. Meron na silang 18. Kaya definitely, lalong malakas ang loob ko na may fighting chance talaga kami makabuo ng at least 7 na kailangan naming para i-put down yung RBH 6. And as for yung Peking People's Initiative, nananatiling nagkakaisa ang buong Senado laban dyan. Sa ngayon po, di ba po apat, Senator Amy, kayo po, Coco, and Cynthia Villar. Meron, sino po yung ibang senators? Sa Chacha. Laban sa Chacha. Dahil fluid pa ang lahat, pero ang masasabi ko sa inyo, ma-assure ko kayo na malakas ang pag-asa ko na makakabuo kami ng at least 7 para i-defeat, ipagkait sa RBH 6 ang 18 votes na kailangan para ma-aprubahan. Maraming salamat. Thank you.